So, painit po ng painit yung tensyon between the administration and yung kampo ng mga Duterte. Okay? Sa, on a whole range of issues, ICC, SMNI, at dito sa mga peace talks. So, isa-isahin po natin. Ah. Nung isang araw lang ay nagsalita si Representative Manix Dalipe, House Majority Leader, kung saan he was saying that the House is leaning towards ICC cooperation. Tinanong kasi siya, sabi niya, these are two separate things. So one is to go back and join the ICC, and another position is just to allow the prosecutors to come in and investigate, and the Philippine government will give its full cooperation. Okay? So dun sa dalawang position na yon, I feel from the House members, and what I understand from them, basing on their discussion, they are leaning more towards the side of allowing and cooperating with the prosecutors to come in. Let them come in, let them investigate. So we just cooperate with them. So that position is now more or less the position of the members. So mukhang yun po ang magiging direksyon ng House of Representatives. They are allowing the ICC to come in. They are allowing to investigate. Hindi na muna yung babalik tayo sa ICC. Pero yung cooperation with the ICC, allowing them to come in, yun muna. Papasok dito yung mga investigators and cooperation with the government. Nako, doon pa lang po. Ay sigurado malaking tensyon na at malaking away na. O, pero nung nandun ako sa Congress, nakikita ko yung mga congressman, mukhang they are determined to push through with this. So, mukhang papasok na po talaga yung ICC. Mukhang doon na talaga tayo papunta. Okay? So, pangalawa yung sa SMNI. Nandun po ako sa hearing kahapon. So, napanood ko yung kung paano ma-cite in contempt ito pong si Ka-Eric Jeffrey Celis na anchor ng SMNI. Okay? So ito po, House moves to detain SMNI anchor Ka-Eric for non-cooperation. Okay? So ang issue kasi, tinatanong nila dun sa 1.8 billion na binalita mo or tinatanong mo sa show mo tungkol kay Speaker Romualdez, sino ang source mo? Saan mo nakuha yan, yung figure na yan? Okay? Ayaw sabihin ni Ka-Eric. Dalawa yung sinabi niya. Isa is anonymous number. Yung isa is kakilala niya na ayaw niyang ibigay yung pangalan. Okay? At yun yung hinihingi sa kanya ng Kongreso. Kailangan mong sumagot kasi congressional hearing ito. Diba? In aid of legislation. So nabanggit ni Ka-Eric na yung Soto Law daw na pwedeng proteksyonan yung source ng mga journalist. Pero binasa din ni Ka-Eric, merong provision dun sa batas na cite din ni Congressman Tambunting na chair ng committee na may exception doon na pwedeng tanungin yung source in a congressional inquiry kapag ang pinag-uusapan po ay national security or safety of the nation. Sabi ni Ka-Eric, hindi naman national security yan. Tungkol sa korupsyon niya, nagtatanong kami about sa korupsyon. O, sagot sa kanya. Kung merong sa House na naglalabas ng information na mali o naglalabas ng kung ano man na confidential files ng House of Representatives, kung may naglalabas nun, ibig sabihin merong parang nagtatraidor sa House at sa mga files nito, kailangang malaman ng Kongreso kasi that is an issue of national security. May punto nga naman. So medyo walang lusot pagdating sa Soto Law yung si Ka-Eric pagdating doon. Pero syempre yung sinasabi din ng mga taga-House, Ka-Eric is using itong hearing na to para gumawa ng ingay, para mapansin at para siguro kaawaan daw ng mga supporters nila. So yun po yung mga nagiging issue pa eh. At I think they are also asking na tusopina yung pong mga telephone conversations, telephone records nitong si Ka-Eric to see if talaga bang merong nag-text or was he lying under oath.
So, mas pabigat ng pabigat. At more or less mukha pong itong franchise ng SMNI ay talagang babawiin ng Kongreso. Mukhang doon din papunta. So, dadagdag din po ito sa tensyon na pinag-uusapan po natin. At syempre, ang pinaka mabigat na pwedeng mangyari dito in the near term, okay? Sa awayang ito ay yung pagbitaw ni VP Sara ng kanyang suporta sa Marcos administration. Isa pong issue naman na pinagtatalunan din ngayon ay yung pong sa pagdating po sa mga peace talks na gustong i-push ng Marcos administration at kinokontra ni VP Sara. So according to VP Sara, Mr. President, the government statement with the NDF in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan. We appeal to your power to review these proclamations and agreements. Sabi nga ni Senator JV, bakit hindi mo nalang idiretso sa Pangulo? At naglalabas nga ng mga ganyang statements na yan. So, are we inching closer and closer to a breakup? Diba, mas masakit pa sa Katniel to a breakup ng unit team VP Sara, babawiin yung kanyang suporta sa Marcos administration. We'll just have to wait and see in the coming weeks kung ano po ang mangyayari dito. Okay, pagdating naman dyan sa mga peace talks, kasi sa akin na yung pong ginagawang arm struggle ng mga kaliwa is paliit na ng paliit. Sa totoo lang, anniversary ng NTF LCAC nung isang araw. At ang ganda po, nasimula nung tatay ni VP Sara at napapagpatuloy ngayon, yung pong sa NTF-LCAC ay tuloy-tuloy po ang ginagawa at halos pawala na. Okay? So maybe itong mga peace talks na to, this will be the last huling action po para eventually matapos na yung gulo. Kasi they are in a much, much weaker position compared nung nagpi-peace talks dati. Ngayon po, napakaliit na ng puwersa nito pong mga kaliwa, insurgency galing sa kaliwa. So maybe itong peace talks will hopefully end everything, wala nang away, wala nang gulo. Pero we'll just have to wait and see po kung saan papunta to, kasi yun nga, palaki ng palaki yung away. Okay, so tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Stay safe parati, guys. Bye-bye.